Hi guys, welcome back to my YouTube channel. And for today's video, we'll review ako nung dating ginamit ko na Kiehl's product. So, ito lang ngayon. So, ginamit ko siya. Panoorin ko lang yung time na ginamit ko. Ito nakakatawa yung video na yun. Okay. Kiehl's. And then, Kiehl's. Yun yung time na ginamit ko first time ko. And then, lalo pa siyang, parang nagkabutlik-butlik yung mukha ko. Eh, dati wala naman ito eh. May mga products din akong ginamit last year, 2 years ago, 3 years ago. Pero, grabe, ang hirap humanap ng hiyang sa akin. So, kala ko ito na dahil yung kaibigan ko, sabi niya, parang 3 or 5 years na siyang gumagamit ng Kiehl's. Naniwala naman ako bakit dahil 40 years old na siya pero mapapansin mo wala siyang mga freckles, wrinkles. Kaya sabi ko, okay, try ko nga, sabi ko. So na yung ganyan, bumili. Of course, may kamahalan pero hindi siya sabihin mo sa akin. Lalo siya nagkaputli-putli. Lalo na dito. Kasi ba? Siguro yan. Sumula nung ginamit ko. Tap ko siya pero ngayon gumagamit ako ng ibang products para maalis to. At buti naman nakaalis yung mga butlek. At so, eto. Guys. Tea tree oil. Ang galing nung effect nito sa akin dahil lumigiit yung mga butlek-butlek na nilagyan ko nito. Sabi dito, pwede siya maging natural hand sanitizer, insect repellent, natural deodorant, antiseptic for minor cuts and scrubs. Ito talaga alam ko para siya sa mga cuts, wounds. Ito, boost wound healing, fight acne, get rid of nail fungus. Tea tree oil is believed to be antibacterial. Ito yung nilalagay ko ngayon, itong tea tree oil, para dito sa mga spots na to or itong parang butlig-butlig nga. So, naalis naman siya. And then, lumiliit din. Kaya, try nyo guys kung hiyang ito sa inyo. Then, sabi ko nga, marami akong ginagamit ng dati. Mga for skin, para mag-moisturize or para pumuti ba ng mukha ko. Pero,
grabe, wala. Kahit nagpapayasok na nga ako, call to call what, pero ewan ko bakit ayaw pumuti na mukha ko. Talagang ano siya, talagang talagang morena talaga yung talagang morena talaga ako. So, yung skin ko. Hanap din ako yung okay sa mukha ko na kahit na pang moisturize lang, pampalambot, ganyan. Pero, wala eh. Walang hiyang sa akin. So, ang ginawa ko is, ito yung na-try ko. Ito yung nilalagay ko ngayon sa mukha ko, guys. Yung setup yun. Alam ko, para sa inyo is, lotion. Ito din. Baby lotion, ganyan. Or sensitive skin siya talaga siya. Pero wala eh. Ito talaga yung hiyang ko. Ito na talaga yung ginagamit ko noon pa lang since last year. Dahil nga, nung last year, parang nagkapatikat yung katawan ko. Then, tinry ko to, sabi ng doctor, tinry ko daw to. So, tinry ko siya. Wala naman akong ginagamit time na yun sa mukha ko. So, tinry ko rin sa mukha ko. Then, naging okay rin kasi parang lambot yung mukha ko. Parang sa, wala naman tumutubo na kung ano-ano sa akin. Kaso, napatry lang ako ng Kiehl's kasi sabi nga nung, kakilala ko na, okay siya, Betty, ganyan. So, wala na, inganyo ako, pero wala pa rin eh, hindi ko siya siyang, imagine mo is, 1 month mahigit ko na siyang gamit, magto 2 months na. Pero, wala pa rin. So, kaya guys, try niya, if, okay, ito sa inyo. Okay, ginagamit ko talaga siya. Laki pa nga ng binili ko, diba? So, ito ginagamit ko, sa mukha ko. Alam ko maalos din itong mga butlik-butlik sa mukha ko. So, 3 days na paggamit ko sa tea tree oil. So, para siyang lumit-lumit na rin. Mahal siya. Diba? Yan. Okay. Pero hindi ko sinasabi na pangit itong brand na to, itong Kiehl's product na to, dahil nga maraming na-service dito, diba? Pero naniniwala pa rin talaga ako sa kung hiyang mo talaga yung produkto. So, para sa akin, kung i-rate siya 1 to 10 is, of course, siguro na sa... Ito siguro. 2, bakit? Dahil... lumambot naman. Kahit pa paano yung mukha ko. Katulad ng setup yun lang ginagamit ko noon na malambot din. Kaso nga lang, nainis ako dahil well, may mga butlik-butlik siya. And of course, sinistop ko na baka dumami pa lalo ang tsaka ko na yun nga. So, ayun. Sinistop ko. So, kung sa inyo guys, yun lang kung okay yung setup feel sa inyo. Dahil sa ano ko siya. At least ang Cetaphil, yung maliit niya is worth 150 something or less than ganun. So, try nyo yun. Yung maliit kung effective sa inyo. Dahil, yun yung ginagamit ko ngayon. So, yun yung ma-recommend ko. Ayoko na rin kasi mag-try ng mga iba't ibang products dahil na-try ko na dati. Sana nagustuhan niyo itong review ko. So, thank you for watching, guys. Hope you like this video. And click the notification bell for more updates. Thank you.